Amen, amen. Alam nyo kanina, sabi ni Brother Bong, nakikita ko po yung kanilang positioning. Nakatayo sila. 17 sila sa loob ng isang maliit na sala, no? Could you imagine that? Sa Pildera. Yeah. 17 sila, mga kapatid. Imagine that. Nakatayo lang sila, kaya paspasan mo nang mabuti, ano? Tata. Wawa naman, nakatayo lang sila talaga. Wala silang upuan. Anyways, so ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Kaya kayo, lahat ng narinig po namin, Sister Cora, Doc Lani, at lahat na mo nagpapadala ng mga pictures sa akin, ay, man, I'm telling you, you have no idea kung paano nyo ako ini-encourage. See? At kaya rin kami nagpapatuloy dito dahil lang sa you are also an encouragement to us. Ang alam nyo lamang kami nag-i-encourage sa inyo, pero hindi nyo alam, kayo malaking encouragement din sa amin. Salamat sa Panginoon, no? Kaya yan sinasabi ng Biblia. This is really the Bible, no? And this is really the book of Acts, the church in the book of Acts. And this is exactly what the Apostle Paul was saying. Encourage one another, exhort one another, habang nakikita po natin na ang panahon ng pagbabalik ng Panginoon ay malapit na. No? Malapit na. Alright? So, tumayo po tayong lahat. Tayo'y yanda natin ating isipan, salita ng Diyos. At nais kong tawagan dito si Brother Rico para magayag na salita ng Diyos po sa atin. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating pong mahal na pastor na patuloy pong nag-i-encourage po sa atin. At salamat po sa programa po ng church about prayer. At yan po ang palagi po nating pinag-uusapan every Wednesday. At ngayon po ay gusto pong buksan po natin ang ating pong mga Bible sa Book of Job. Job chapter 33. Verse number 26. Andiyan na po kayo, amen. Alright, babasahin ko lang po itong isang talatang ito and then tayo po ay mananalangin. The Bible says in Job chapter 33 verse 26, He shall pray unto God and He will be favorable unto him. And He shall see His face with joy, for He will render unto man His righteousness. He will render unto man His righteousness. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Panginoon, maraming salamat po, Ama, sa hapong ito na muli inipon niyo po kami upang patuloy po na pag-usapan ang inyo pong salita. At pagpalain niyo po ang aming kalagitnaan ngayon, kayo po ang manguna sa paghahayag at pakikinig ng inyo pong salita. Dalangin ko po, Diyos, na pangunahan niyo po ang mensaheng maihayag. Kayo po ang manguna sa aking pusipan. Mensahe niyo po ito, Panginoon. Patuloy pong abutin ang pangangailangang espiritual ng inyo pong mga anak. At patuloy pong bigyan po kami ng kagalakan sa aming pusisipan na patuloy po, Panginoon, ang salita niyo po ang magiging gabay po namin sa kabila po ng crisis po na nangyayari po sa aming bansa, Panginoon. At hindi lang po sa bansang ito, maging sa buong mundo, Panginoon. Pangunahan niyo po ang bawat isa po sa amin na manatili po kaming encourage, Panginoon, at manatili po ang aming pong pagsusumigasig, Panginoon, para po sa inyo pong gawain. Muli, patawad po sa mga nagawang kasalanan. Holy Spirit, kayo po ang manguna po sa amin. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Muli, magandang hapon po sa ating pong lahat, sa mga nandirito, maging po sa bawat tahanan na nasa live streaming. At ako po'y naniniwala na ang salita ng Diyos ay mayroon pong pagpapala po sa atin ngayon pong hapon. At ang ating pong pinag-uusapan is all about prayer. Maraming beses na nakapakinig po tayo ng mga mensahe about prayer. At ngayon pong hapon, nais ko pong ibahagi po sa inyo ang mensaheng ito about prayer. At ako po ay magpo-focus about the attitude in prayer. Bawat Kristiyano, bawat mananampalataya ay mayroon po tayong iba't ibang nakagisnan na pag-uugali pagdating po sa pananalangin.
But ang pinakamaganda po nito, ang Bible po ay mayroon din pong ibinibigay po sa atin na example when it comes to prayer, pagdating po sa pananalangin. At isa po ito sa nakita ko po dito sa Book of Job. Ang attitude po ni Job pagdating po sa pananalangin. Gusto ko po makita po natin. Maraming beses na ibinigay po sa atin ang meaning ng panalangin. Marami pong definition ang prayer. But it simply na babalik po ito sa ibig sabihin ng panalangin ay walang ibang pinakamadaling kahulugan kundi pakikipag-usap po natin sa Diyos. Prayer is simply means talking with God. Bawat tao po ay nakikipag-usap po sa Diyos sa panahon po natin ngayon. Ang panalangin po ang isa sa naging pinakamahalagang activity po ng bawat Kristiyano, bawat member po ng ating pong church. And then maging yung mga unbelievers, nakikita po natin sa labas may mga nananalangin. Sila po ay nananalangin in different attitude of prayer, ayon po doon sa prayer na kanila pong kinagisnan. Pero po, dito po sa Bible, makita po natin, sa binasa po nating talata, ang sabi po ng Bible dito sa Job chapter 33 verse 26, He shall pray unto God and He will be favorable unto Him. Kung ang bawat tao, ang bawat mananampalataya ay mananalangin, ang sabi po ng Bible, kung ikaw at ako ay mananalangin sa Diyos, He will be favorable unto us. Ang word na favorable po dito, kung titingnan po natin at uunawaan natin ang pagbibigay po ng favor po ng Diyos, ang pagtugon po ng Diyos sa panalangin, ay makikita po natin, ang panalangin ay isa po itong pamamaraan ng paghingi natin ng pabor sa Diyos. Particularly, ang paghingi po ng pabor po sa Diyos ay earnestly. Nandiyan po na pag sinabi pong earnestly, sinisik po natin ang favor po ng Diyos through prayer, ay nandiyan po yung ating serious attitude, yung ating sincere attitude. Hindi po natin gagawin po yung prayer ng magaan lamang or lightly lang ang prayer natin, kundi gagawin po natin ang prayer ng seryoso at hindi po natin paglalaruan ang ating pong pananalangin. At dito po sa tagpong ito, sa Job chapter 33, ito po ay paalala po ng kaibigan ni Job sa kanya. Si Elihu, one of Job's friend, dito po sa Bible na binanggit po sa chapter 32 ng Book of Job, makikita niyo po dito sa verse number 2. So these three men ceased to answer Job because he was righteous in his own eyes. Then was kindled the wrath of Elihu, the son of Barachel, the Buzite, at the kindred of Ram. So ito po ay statement po ni Elihu kay Job na kung saan pinaalala niyo po kay Job na kung ikaw ay mananalangin Job sa Diyos, ang Diyos ay magbibigay ng favor ulit sa iyo because He shall see His face with joy and for He will render unto man His righteousness. So ito pong time na ito nagpapaalala po si Elihu kay Job because Si Job po, kung aaralin po natin ang attitude po ni Job sa prayer, ay nagpakita po siya ng magandang example po sa bawat mananampalataya, sa bawat Kristiyano. Kung pag-aaralan po natin ang salita po ng Diyos, sa Book of Job, makikita po natin kung paano po si Job nagbigay ng panahon sa pananalangin. Gusto ko po makita nyo po ang panahon na si Job ay nananalangin. Sa Job chapter 1, verse number 5. The first prayer ni Job sa Job chapter 1, verse 5, Job's prayer in time of abundance. Si Job po ay nananalangin sa panahon na siya po ay namumuhay sa kasaganahan. Ang sabi ng Bible sa verse number 5, chapter 1,
And it was so when the days of their feasting were gone out, that Job sent and sanctified them, and rose up early in the morning, and offered burnt offering according to the number of them all. For Job said, it may be that my sons have sinned and cursed God in their heart. Thus did Job continually. Ito po ang buhay po ni Job nung siya po ay nananagana. Ang sabi ng Bible, si Job ay gumigising ng early in the morning para magbigay ng kanyang burnt offerings according to the number of them all, according po sa number po ng kanya pong mga anak, ng kanya pong mga children's. Because ang sabi po ng Bible, si Job, ang kanyang mga anak ay namumuhay po sa kasaganahan, hindi si Job ay namuhay po sa kasaganahan, at ang kanyang mga anak ay laging nagkakaroon ng kasiyahan sa bawat tahanan ng kanyang mga anak. Then sa panahon po na nagkakaroon po ng kasiyahan ang kanya pong mga anak, nag-i-enjoy po sila sa blessings na mayroon po sila. Mayroon pong tatay na patuloy pong nananalangin para po sa kanyang mga anak, para po sa kanya pong pamilya. At palagian po itong ginagawa po ni Job. In time of abundance, si Job po ay nananalangin, nakikipag-usap po sa Diyos continually. Then another thing, si Job po ay patuloy pong nananalangin. Ang pangalawang prayer po ni Job nung panahon po na dumating po ang great calamity sa kanya pong buhay. Na ang sabi ng Bible sa Job chapter 1, verse number 20 hanggang verse number 22. In time of calamities, kung babasahin po natin ang chapter 1, dumating po ang great calamity sa buhay po ni Job. In time of abundance, nananalangin po si Job. In time of calamities, siya po ay nananalangin pa rin po sa Panginoon. Sabi po ng Bible, nagkaroon po ng great calamities sa buhay po ni Job. Sa chapter 1, namatay po ang kanyang 7 sons and 3 daughters, nawala po ang kanyang 7,000 sheep, nawala po ang kanyang 3,000 camels, nawala po ang kanyyang 500 asses, and lahat ng kanyang ari-arian sa kanyang great household ay nawala. Nagkaroon po ng great calamity sa buhay po ni Job. But ang sabi ng Bible sa verse 20 ng chapter 1, then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down the ground and worship and said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. And all this Job sinned not, nor charged God foolishly. In time of great calamities, si Job po ay nanalangin. In time of abundance, si Job po ay nananalangin. At continually, ang prayer po ni Job, yung attitude, nakikita niyo po yung attitude niya po sa prayer, he never charged God foolishly. Mayroon mga sa panahon ng kasaganahan na nag-a-abound po yung blessing sa buhay po ni Job. Palagi niyang inaalala, palagi niyang pinapasalamatan ng Diyos, palagi niyang ini-expend niya po yung time niya sa prayer. Sa time po ng calamity, si Job po ay still nananalangin. Nawala ang kanyang mga anak, nawala lahat ng kanyang pag-aari, lahat ng kanyang kayamanan, nawala. Pero still, ang sabi ng Bible, he still worship and praying to God. And said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Alam niyo po, isang magandang paalala po ito sa atin eh. Lalong-lalo po sa atin pong mga miyembro po ng simbahan, tayo pong matagal po na pinagpala po ng Panginoon. I believe na pinagpala na po tayo ng Panginoon at namuhay po tayo sa kasaganahan. Sa panahon na nananagana po tayo ay grabe po yung panalangin po natin. At maya-maya mananalangin tayo. Salamat sa Panginoon sa blessing. Salamat sa Panginoon sa pagpapala. Salamat sa Panginoon na binigyan niya ako ng trabaho. Salamat sa Panginoon na binigyan ako ng kalakasan, ng kalusugan. Pero mga kapatid, kumusta po ang kalagayan po natin sa panahon na meron pong ganito? It is, hindi man ito kagaya ng pangyayari sa buhay po ni Job na mayroon pong great calamities.
Pero alam po natin sa buhay po natin na mayroon pong matinding ginawang paghahadlang itong pandemic po na nangyayari po sa buong mundo. Limitado lahat ng kilos natin, ng galaw natin, at hindi natin ma-enjoy kung ano po ang meron po tayo na pinoposes. Pero kumusta po yung prayer life po natin? Kumusta po yung panalangin po natin? Tingnan po natin ang attitude po ni Job. He is still praying. Calamities, great calamities, dumating po sa buhay po ni Job. Pero po, nanatili po siyang nananalangin. Another thing, nung si Job po, isa po sa panalangin pa rin po ni Job, nung siya po ay nagkaroon po ng matinding sickness. Job chapter 2, verse number 7. Para makita po natin. Sabi ng Bible, "So when Satan poured from the presence of the Lord and smote Job with sore boils from the sole of his foot unto his crown." Dumating po si Satan at nagdala po ng malubhang karamdaman po kay Job. Malubhang karamdaman. At ang sabi ng Bible, mula paa hanggang doon sa kanyang crown, hanggang sa kanyang ulo, ay punong-puno ng sore boils. And he took him a potsherd to scrape himself withal, and he sat down among the ashes. So punong-puno po siya ng boils, ng karamdaman. Malubang karamdaman. And then, ang sabi ng Bible sa verse 9, Then said his wife unto him, "Dost thou still remain thine integrity? Curse God and die." So tingnan po natin ang sagot po ni Job. "But he said unto her, Thou speakest as one of the foolish women speaketh." Ikaw ba ay nagsasalita kagaya ng isang mangmang na woman, na babae na nagsasalita? Sabi ni Job, "What? Shall we receive good at the hand of God, and shall we not receive evil? And all this did not Job sin with his lips?" Ang sabi po ng Bible, ito pong si Job, even na nandiyan po siya sa kalagayan na nasa kalagitnaan po siya ng sickness, nandiyan po yung kanyang asawa, mayroon na siyang disease, mayroon pa siyang asawa na nag-cause ng disagreement sa kanyang paninindigan, sa kanyang pamumuhay. Pero sabi ni Job, "Sa palagay mo kaya, sa panahon lamang na tumatanggap tayo ng good things sa Diyos, tayo mananalangin? Sa panahon lamang na tayo ay tumatanggap ng pagpapala, saka lang tayo magpapasalamat sa Diyos? Sa panahon lamang na tayo ay binibigyan ng Diyos ng ating pangangailangan, yun lang ang panahon na pasasalamatan natin ng Diyos? And shall we not receive evil?" Hindi ba natin pwedeng pasalamatan ang Diyos sa panahon na mayroon tayong karamdaman, mayroon tayong problema, mayroon tayong kinakaharap na pandemic sa ating bansa? Ito po ay ilan sa magandang attitude na ipinakita po ni Job pagdating po sa prayer. At ito po ay maganda pong paalala po sa atin. Lalong-lalo na po dito po sa church po natin na tayo po ay hinubog ng ating mahal na pastor na kung gaano itinuro sa atin kung gaano kahalaga ang prayer, gaano kabigat ang panalangin sa bawat Kristiyano, sa bawat mananampalataya, sa bawat leader po ng tahanan, kinakailangan matutong manalangin. Salamat sa Panginoon na mayroon pong mga natuto na, na mga fathers na patuloy pong nananalangin, nag-i-involve sa prayer. Pero mga kapatid, kung tayo po ngayon ay isang tatay na hindi pa natin nagagawang ipanalangin ang ating pamilya, ang ating asawa, at ang ating mga anak, it is a high time for us na manalangin po tayo sa Diyos. Hindi sa panahon, hindi lamang sa panahon ng kasaganahan, umpire po tayo sa ating prayer life. Hindi sa panahon ng blessing, umpire po tayo sa ating prayer life. Hindi sa panahon lamang na sumasang-ayon yung misis natin, doon tayo mananalangin. Mga kapatid, si Job po ay nananalangin even na disagree na po yung kanyang asawa sa kanyang kalagayan. Ang sabi ng kanyang asawa, "Curse God! Curse God! And die!" Pero yan mga kapatid, para sa mga tatay, kung magkakaroon tayo ng ganitong kalagayan,
Napakahirap po mga kapatid. Pero sa mga binata, mararanasan niyo po yan kapag kayo nag-asawa. Ah, kapatid, curse God and die. Para po sa mga wife. Kung mayroon kang husband na faithful sa kanyang prayer life, sana makita po natin ito na hindi na po ito dapat ang maging kalagayan natin. Kung tayo ay isang asawa na hindi tayo sumasang-ayon sa prayer ng ating husband, kapatid, ito po ang magandang example po na ibinibigay po sa atin. Mayroong isang taong nag-stand sa kanyang prayer life in time of abundance, in time of calamities, in time of disease, in time of argument. Alam niyo po, itong si Job, binisita po ito ng kanyang tatlong kaibigan. Mayroon siyang mga kaibigan, si Eliphaz, si Bildad, si Sophar, na hindi mo alam kung itong mga kaibigan na ito ay mang-i-encourage o mang-discourage sa kanya. Pero isang bagay na nakita ko po sa Bible, sa Job chapter, buksan po natin, Job chapter 42. Job chapter 42. Itong tatlong kaibigan ni Job, ang sabi ng Bible, sa Job chapter 42, verse number 7 to 8. And it was so that after the Lord had spoken this word unto Job, the Lord said to Eliphaz the Temanite, my wrath is kindled against thee and against thy two friends, for ye have not spoken of me the thing that is right as my servant Job hath. Isang bagay na makita po natin dito, hindi po natuwa ang Diyos sa mga pinagsasabi po nila kay Job. Sa tatlong kaibigan ni Job na dapat sana ay mag-i-encourage po sa kanya sa panahon na siya po ay nasa kalagayan na siya po ay may matinding pinagdaraanan, itong tatlong kaibigan po ni Job ay nagdala pa ng hindi magandang word kay Job. Hindi nila in-encourage si Job. Sabi ng Diyos, ye have not spoken of me the thing that is right as my servant Job hath. Pero alam niyo po, ang sabi ng Bible, si Job po ay patuloy na nanalangin po para sa tatlong ito. Para sa kanyang tatlong kaibigan. Sabi ng Bible sa verse number 8, therefore take unto you now 7 bullocks and 7 rams and go to my servant Job and offer up for yourselves a burnt offering and my servant Job shall pray for you. Itong mga ito, si Eliphaz, si Bildad, si Sophar, hindi naman po naging blessing kay Job. Pumunta kay Job, hindi naman nakapagbigay ng encouragement. Pero ang sabi ng Bible, si Job ay patuloy na nanalangin para sa kanyang tatlong kaibigan. Pinalangin niya ang kanyang tatlong kaibigan na sabi ng Bible, him will I accept lest I deal with you after your folly and that ye have not spoken of me the thing which is right like my servant Job. Hindi man ito nagbigay ng maayos na encouragement kay Job, yung tatlong ito. Ang Diyos ay nagalit sa tatlong ito, pero sabi ng Bible, Job ay nananalangin para po sa kanila. Nagkaroon po sila ng debate po dito. Mahaba po, babasahin po natin ang Book of Job. Mayroong iba't ibang conversation po sila. Conversation niya po kay Eliphaz, kay Bildad, kay Sophar. Pero at the end of this debate, sa dulo ng kanila pong pagtatalo, still, ang attitude po ni Job, ano po ang sabi ng Bible? Pinag-pray niya po ang kanyang tatlong kaibigan. Nanatili po ang prayer ni Job para po sa Panginoon. So, sa panahon na tayo po ay nananalangin, ito po yung panahon na tayo po ay nagsusubmit po tayo sa Diyos. Kaya nga may iba't ibang action o pamamaraan ng pananalangin. May panahon na nananalangin po tayo na nakaluhod, may panahon na nananalangin po tayo na nakayuko, panahon na nakatayo lang po tayo, nasa isipan lang po natin yung prayer. Pero si Job po, sa panahon na mayroon pong iba't ibang part ng pangyayari sa buhay niya, nanatili po ang kanya pong prayer life.
And what is the great attitude ni Job na pwede po nating kuhanin ngayon pong hapon? Na pwede po nating i-apply sa buhay po natin na anuman ang mangyari po sa atin bilang anak ng Diyos, bilang isang mananampalataya, whether in abundance, in calamities, in disease, anumang karamdaman ang dumapo po sa atin, anuman ang maging kalagayan po natin, magkaroon man tayo ng mga taong nakapaligid po sa atin na hindi sasang-ayon sa ating ginagawa, mananatili pa rin po ang ating pong prayer life. At mag-i-stand pa rin po tayo sa panalangin. Ano po ang attitude po natin? Ano po ang dapat makuha po natin sa buhay po ni Job? Ni-reveal po ng Diyos kung ano po ang meron po si Job kay Satan. Sabi ng Diyos sa Job chapter 2, balik po tayo. Job chapter 2, verse number 3. Ang sabi ng Bible, "And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God and escheweth evil, and still he holdeth fast his integrity, although thou movest me against him to destroy him without cause." Ang sabi ng Bible, sinabi ng Diyos na ito po si Job sa verse na ito, "And still he holdeth past his integrity." Isa po sa gusto kong kuhanin po natin ngayon pong hapon na ang pananalangin ay seryosong bagay. At kinakailangan nating ilagay yung integrity po natin sa ating prayer life. Ang integrity po ni Job sa pananalangin ay hindi po nawala sa panahon ng abundance, sa panahon ng calamity, sa panahon po ng disease, sa panahon po na yung mga taong nakapaligid sa kanya ay hindi na sang-ayon po sa kanya. Even his wife, maging po ang kanyang asawa ay hindi na po sang-ayon sa kanya. Pero still, pinangawakan niya po ang integridad niya po pagdating po sa panalangin. Ano po ang ibig sabihin ng word na integrity? Integrity, it is a quality of being honest. It is a state of being complete or whole. Kaya nga po, ano po ang itinuturo sa atin dito palagi? Kapag tayo'y mananalangin, ibibigay natin yung sarili natin ng buo sa Panginoon. Isusurrender natin, "Panginoon, wala akong magagawa." I-recognize natin na ang Diyos lamang ang pwedeng mag-ingat sa atin, ang pwedeng magdala sa atin sa maayos na kalagayan. Kaya napakahalaga po ng attitude sa prayer. Attitude in prayer is very important. At isang bagay po na gusto ko pong pangawakan po natin, the integrity in our prayer life. Gaano tayo nananalangin sa Diyos? Ibinibigay kaya natin ang buo nating pagkatao sa Diyos? Isinusurrender kaya natin ng buo ang ating sarili po sa Diyos bilang isang mananampalataya? O sa hindi pa man mananampalataya, ibig sabihin, hindi pa kayo nakakilala sa Panginoon, hindi nyo pa tinatanggap ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas, hindi nyo pa naranasan na kayo ay tumanggap sa Panginoon, pero kayo po ay nananalangin. Ito po ay magandang paalala po sa atin, magandang halimbawa po na ibinigay po ng Diyos po sa atin para magaya po natin, maisapamuhay po natin, manatili po yung integridad po natin sa pananalangin. A man of integrity, a woman of integrity, ano po ang ibig sabihin po? Handa po tayo i-take ang responsibility po natin. Ang prayer ay isa sa responsibility po ng bawat mananampalataya. The very purpose of man is to fellowship with God. At isa po ito sa pamamaraan natin ng pakikipag-fellowship sa Diyos. At isa pong bagay na ipinakita po sa atin dito ni Job, na ang panalangin niya ay binigyan niya ng pagpapahalaga. Inilagay niya yung buhay niya sa kanyang panalangin. "Hindi ako mananalangin sa panahon na masagana lang kami. Hindi ako mananalangin sa panahon na nag-abound yung blessing."
Pagdating ng calamities, anuman ang kaharapin kong calamities, mananatili akong mananalangin at mananatili akong magpapasalamat sa Diyos, mananatili akong magpupuri sa Diyos, mananatili akong itataas ko ang Diyos sa aking buhay. Sa panahon po ng disagreement, sa panahon po ng disease, nanalangin po si Job. Sa panahon po ng debate sa kanyang mga friends, hindi siya nagtanim ng sama ng loob. Maaring minsan, nangyayari po sa atin na may nagre-request po na kapatiran, hindi natin na ipapanalangin dahil may sama tayo ng loob dun sa ating kapatiran. But maganda po ito, maganda pong illustration po ito. Prayer. Prayer with integrity ang kailangan po ng bawat mananampalataya. Ni-reveal po ng Diyos. Sinabi po ng Diyos kay Satan, nakita mo ba ang integrity ni Job? He hold it past in his integrity. Sabi ng asawa ni Job, then said his wife unto him, dost thou still retain thine integrity? Mananatili ka ba sa iyong pinanghawakan, sa iyong paninindigan? Curse God and die. No, mga kapatid, wala pong pangyayari po dito sa buhay na Job na binago ang kanyang attitude sa prayer. Nanatili ang kanyang integrity sa pananalangin. Sa time ng abundance, sa time ng calamities, sa time ng disease, sa time ng argument, ng debate, still po yung prayer life niya po ay nagpapatuloy. Walang pumigil sa kanyang panalangin. Kaya nga pagkatapos po nito, yan nandiyan yung, pag babasahin niyo po yan, nandiyan po ang blessing ng Panginoon. Pero gusto ko pong balikan po natin ang verse na binasa po natin. Chapter 3, verse 26, he shall pray unto God and he will be favorable unto him. He will be favorable unto him. Kapag tayo ay naging consistent sa ating prayer life, nandiyan yung integrity natin sa ating prayer life, ang sabi ng Bible, ang Diyos ay masaya sa bawat isa po sa atin. He will please. Masaya ang Diyos na makikita at masusumpungan ang buhay po natin ay inilaan po natin sa seryosong pananalangin. Yung buong pagkatao po natin ay isinurrender natin sa Panginoon at nirecognize natin na ang Panginoon lamang ang may control sa lahat ng pangyayari sa buhay po natin. Kaya magandang bagay po na mapaalalahanan po tayo. Minsan nagbabago ang prayer life ng Kristiyano. May nananalangin sa panahon na pinagpapala at hindi nananalangin sa panahon na nandiyan na yung pagpapalo ng Panginoon. Pero maganda po ito, paalala po ni Job po sa atin. At nais ko pong sa aking pagtatapos, banggitin ko po itong talatang ito na maaaring isa po ito sa makatulong po sa atin. Sa Book of Ecclesiastes, Chapter 1, palagian po nating paulit-ulit na naririnig na ang mundo ay mayroong pagbabago, mayroong mga pangyayari na hindi natin maunawaan, pero ang sabi ng Bible sa Ecclesiastes chapter 1, verse 9 and 10, the thing that hath been, it is that which shall be, and that which is done, is that which shall be done, and there is no new thing under the sun. Is there anything whereof it may said, see, this is new? It hath been already of old time, which was before. So lahat po ng mga pangyayari ay, sabi ng Bible, nakapattern na ito sa mga pangyayari nung mga panahon pa. Kaya nga po mga kapatid, kung yung prayer ni Job ay naging profitable nung panahon niya, I believe na ang panalangin po ng bawat isa po sa atin ay kapaki-pakinabang din po sa panahon po natin, because we have the same God. Yung Diyos ni Job na tinatawagan o yung kanyang pinanalanginan before, ayon din po yung Diyos na kinikilala po natin ngayon. Kung gaano tinugon ng Diyos ang kanyang prayer, I believe bawat prayer po natin, the same God,
na tutugon sa prayer po ng bawat isa po sa atin. Kaya we need to have integrity in our prayer life. Huwag po natin kalilimutan, bigyan po natin ng seryosong panahon ang pananalangin po natin. Di po, maraming salamat po, tayong lahat ay tumayo. Dakilang Diyos, Panginoon, maraming salamat po sa inyo pong salita. Salamat po sa inyo pong katapatan at pagmamahal po sa amin. At patuloy po kayo nagre-remind, Panginoon, ang kahalagahan po ng prayer, ng amin pong pakikipag-usap po sa inyo, Panginoon, ng amin pong petition po sa inyo, Panginoon, na kinakailangan po naming bigyan po ito ng integrity sa buhay po namin. Muli, O Diyos, kayo po ang mangusap sa inyo pong mga anak. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. That's great. God is talking to us through the message. Then let's come to God. Let's talk to God. Maraming salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat sa paggamit niyo po kay Brother Rico. Salamat, Panginoon, sa katotohanan, Panginoon, na nahayag ngayon sa pamagitan ng testimony ng buhay po ni Job. Salamat po, Panginoon, na may mga ginagawa po kami ngayon na napapatunayan po namin na ito effective because of the testimonies of those who have been there, those who have experienced in the past, at nakita po namin kung paano po nila pinanghawakan, Panginoon, ito. Salamat, Panginoon, without it, para lamang po kaming nangangapa, para po kaming sumusuntok sa hangin. But because we know where we are going and what we are doing, everything, O God, will not be in vain. Salamat po. Pagpalain niyo po ang mensaheng ito sa puso ng bawat anak niyo. Ito po ang aming dalangin at pasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right. Amen. Good message. Say amen. Nakuha niyo po 'yon, napakaganda ng mensahe po na 'yon. Alam niyo, napakaganda. Yan ho ang kailangan natin panalangin eh, no? Integrity means purity, unadulterated. Yan po ang maganda yung sinabi niya na integrity of prayer, o purity of prayer. Isang mahirap unawain kung ano yung purity of prayer. So, ang makakapagpaliwanag lamang po niya, mga kapatid, yung mismong nananalangin. Gaano ka kaseryoso, gaano ka pure yung motive mo sa iyong panalangin, you know? Gaano ka ka-pure sa iyong motive sa pananalangin, sa pag-usap sa Panginoon. No? Alam nyo, ano kung dumating na kayo, nananalangin po ako palagi gabi-gabi na Panginoon, Panginoon, bago po sana
Bagamat may tumawag na po sa akin na pag-uusapan namin yung lote after this crisis, mga kapatid. After the quarantine, pagka lenient na, pagka magaan na, sabi niya mag-uusap kami. Pero sabi ko sa Panginoon, kayong nakakaalam kung saan niyo kami dadalhin. Alam niyo kung ano nasa isip ko habang nanalangin ako, hindi mo kami bibigyan ng lugar na hindi kami makakapagpuri sa inyo ng maayos. Because everything mga kapatid, ay sa Panginoon. Hindi tayo dadalhin ng Panginoon sa isang lugar na sa pagpupuri natin sa Kanya ay may hadlang. You know, experience ko na po eh. Kaya ang saya-saya ko nung nanalangin ako ng ganyan. Dalhin man tayo ng Panginoon sa isang isolated na lugar, boy, that's the best place for Him to praise. Alam niyo kung bakit? Sapagat doon tayo dinala ng Panginoon eh. Para sa Kanya yun eh. Makikipag-commune tayo sa Kanya. That is His building, that is tabernacle, that is the place, the best place for Him to worship and praise. Kaya yun ang pinakamaganda. Ilalagay po natin sa mind natin. Mananalangin ako, ito yung lugar. Panginoon, bigyan niyo itong lugar na ito sa amin. Alam kong hindi niyo ako bibigyan ng isang lugar na pangit. Kasi, alam nga namang gusto niyo purihin ka namin sa pangit na pamamaraan. Sa pangit na lugar. So, kaya mapansin niyo mga kapatid, gaano mang kapangit, inaayos ng Panginoon eh. Itong lugar na ito, dati napakapangit nito mga kapatid. Mas pangit pa ito kay Dela Cruz mga kapatid. Yeah. Pero mga sa biyaya ng Panginoon, tinan nyo kung gaano ito inayos ng Panginoon. Oh, kala nila maganda ito nung una eh. Tayo ang kauna-unahang nagpasemento nito. Hindi lamang ho nila alam. Back in doses, namumurakot pa lang siya. See? Pero sa biyaya ng Panginoon, makikita nyo mga kapatid. Pero kaya sabi ko, Panginoon, kung pipermis tayo rito mga kapatid, the issue is worship and praise. The issue is praise and worship. Now, kung nandito dito tayo, alam kong kaya natin purihin ang Panginoon dito, alam kong kaya natin worshipin ang Panginoon dito, pero mga kapatid, God will give us the best place to praise Him and to worship Him. You see? Ayaw ng Panginoon na may at maya, check ka ng gwardiya. See, sabi ko nga sana pinapacheck niya kung alin pa dito ang mga naka-open kasi may ingay daw. Baka may nakabukas pa raw. Kung makausap ng gwardiya, sabi ko sa gwardiya, sabi mo sa kanya na lahat sarado na, yung bunganga niya na lang ang nakabukas. Yeah. Yung bunganga niya na lang nakabukas eh. Lahat sarado na eh. Yung bunganga niya na lang nakabukas. Yeah. Anyways. Pero talagang yun ang panalangin ko mga kapatid. Kaya tuwa ako na nanalangin ako sa Panginoon. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, look at this. Hindi nyo kami bibigyan ng lugar. Maaring sa ngayon magmukhang basurahan yan. Pero, look, hindi magtatagal. That's the best place. That is the best place. Kaya sabi ko, tuwa ako habang nanalangin akong ganun. Brethren, that is purity of prayer. Dapat bawat isa sa atin, maramdaman po natin yung saya habang nanalangin, makikita mo, Panginoon, parang you're leaving everything to God. See? Lahat, Panginoon, ano man ito, maaaring hindi man ito maganda sa paningin namin ngayon, maaaring iisipin namin, nagkalayo-layo, but the issue rito, kapatid, hindi yung layo, hindi yung klase ng lugar, kundi ang iisipin natin, hindi ako dadalhin dito ng Panginoon kung hindi siya matutuwa sa lugar na ito. Because the primary purpose of this place is not for me. Hindi para matuwa ako, hindi para matuwa kayo. Hindi para matuwa si Kapitan o sino pa man. Para matuwa ang Panginoon. Kaya tayo dinala ng Panginoon sa lugar na ito para pupurihin natin siya at masaya. Could you imagine, kapatid? Gaano kaganda nung una pinagsisikapan natin ayusin ito, pagandahin yung kalsada, hindi makapasok ang sakyan kasi sa tindi ng putik. Pero akalaan niyo mga kapatid, tignan niyo kung paano inayos ng Panginoon. So God is going to give us better place. A better place of praise and worship para sa Kanya. Kaya atin pong patuloy, pag nanalangin tayo, yun ang ilagay niyo sa isip ninyo.
It's not about me. It's not about how far is that from my place. Huh? It is about Him. Kung paano natin mapasaya ang Panginoon. Kaya you continue to pray for that. And ako'y naniniwala na pagka nanalangin tayo, meron talagang integridad, meron talagang purity unadulterated. Walang bahid na kung ano pamang pagduruda na ito ay, sometimes kaya nag-aalanganin tayo kasi kinukonsider natin yung atin. Tama yung sinasabi kanina ni Brother Rico eh. Kaya minsan nag-aalanganin tayo, ipralangin yung mga, minsan may galit tayo, nag-aalangan tayo ipralangin. Kasi alam natin may galit nga tayo eh. Napakahirap din kasi yung pangalan nila. You see, yung Beelzebub, pag hindi ka galit, parang okay lang eh. Pero yung magandang pangalan, Rafi ang gandang pangalan, pero pagkagalit ka, ang hirap din kasi niyan. Walang magandang pangalan sa isang taong galit. Kaya ito sabi ko nung hindi ko pa pinalangin yan, kung titignan, kasi pag hindi mo pinalangin isang tao, ang makikita mo yung hindi mo ipinapanalangin sa bagay mo sa para sa taong 'yan. For example, galit ka sa isang tao, pag hindi mo siya pinagpray, ang makikita mo sa kanya yung galit mo. At ang makikita mo sa kanya sa paggalit ka, yung kapangitan niya, yung kasalanan niya, lahat ng ginagawa niya. See? Kaya nung nakikita ko pala mo sa kanya yung mga kapatid, yung kasalanan niya, yung kalokohan niya, sabi ko, mag full battle gear kaya ako. Mag rambo-rambo kaya ako rito. Pasukin ko, doon ko sila lahat tapusin. Ay ko, pero kapatid, sabi ko, wala, hindi gawain ng Panginoon ito. Hindi ito sa Diyos. Kaya sabi ko, no, hindi ko gagawin yan. Kaya sabi ko, mula noon, sa halip na ako'y magalit, ang dinevelop ko sa kanila yung panalangin. Panginoon, gusto ko makita sila sa loob ng simbahan. Kaya ngayon, wala mo. Sabi ko, hindi na ako magpo-full battle gear. 45 na lang, ayos na yun. No. Eko, no. Kaya nagsisimula na talaga ako. Nakikita ko, mga kapatid eh. Kung paano nakikita ko si Brother Bernard na ngayon ay preacher na sa Baguio, malay natin. Ipag-asa pa ito kahit matatanda na ito, mga kapatid. At least bago man lang sila mailibing, mga kapatid, ligtas sila. Yeah. Let's get serious. No? Unadulterated, let's be pure sa pag-usap sa Panginoon para sa kanila. No? Seryosohin natin, Panginoon, nawa ay makita natin ang mga taong ito sa loob ng simbahan. Walang imposible, mga kapatid. Kung tayo rin noong araw pinagpipray tayo, imposible rin eh. Oh. Di ba? Kung nung si Rafi pinagpipray ni Dexter, imposible rin eh. Oh, naisip niyo ba yun nung pinagpipray kayo? Si Alex pinagpipray ni Melody? Oh. Parang may naisip akong ibang pangalan. Pero nung si Alex pinagpipray ni Melody, abay, imposible. Akalain mo. Sino nga nagsusundo sa inyo? Nagsusundo kay Kaina? Sino? Si Lenlen. Nung si Kaina sinusundo ni Lenlen at nakakasalubong si Alex na may dalang alak, bit-bit, magang-maga, sino magsasabi, mga kapatid, na makakarting ng simbahan niya at magpo-full time? Iba lang ang personality nila, pero yung trinabaho ng Panginoon, mukhang mas mahirap pa nga yung kay Alex eh. Yeah. Parehas lang sa demonyo yung kapatid. Akalain mo siya may daladalang marka demonyo. Oh. Yeah. Akalain mo maagang-maga, linggo ng umaga, susunduin niya yung mga anak niya. Susunduin ni Lenlen, mga kasalubong ni Lenlen. Daladala, alak. Akalain niyo yan. Pero ngayon, nandito. See? Purity of prayer. Yan ho'y tatandaan po natin. Integrity. Amen? Good message. Thank you, brother. Yeah, good. All right? Tawagan po natin ating mga ushers at tayo dumako sa offering, mga kapatid.